magandang umaga sa inyo mga idol kong katuka, no? Welcome back na naman sa aking YouTube channel. Mga katuka, ang pag-usapan natin ngayon kung paano natin masolusyonan yung ating alaga na tumaba, lumaki yung katawan ng ating alagang manok, tumaba, bumilog, magiging bola, no? May isang words lang akong hindi ko mabigkas sa inyo mga idol, dahil napakasilang talaga ni Lolo. Pag ito binigkas ko, sigurado ma-strike ako nito. Kaya pasensya na kayo, yung words na yon kayo na lang po bahala. Basta, patabain, pabilugin, palaparin ang katawan ng alaga ng ating manok, no? Mga idol, bago ang lahat mga idol, no? Nice ko sana, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Then, pakipindot na rin yung notification bell para maging updated ka sa lahat ng tips ng mga i-upload ko. Sa larangan ng pagmamanok, makapagbigay ako ng tips sa inyo. Ayun. Maraming salamat sa inyo mga idol, no? Kung nakapag-subscribe ka na sa akin, no? Maraming salamat. Ayun, huwag na natin patagalin pa mga idol, no? Pagsimulan na natin ito, pag-usapan na natin. Mga idol, no? Siguro mga idol, nakaranas kayo nito. May bigay nyo na ng vitamins ng manok nyo. Naturukan nyo na. Lahat-lahat nagawa nyo na mga idol, no? Ito, nagpapakain ka ng manok mo, no? Tapos, may takalan tayo. Siyempre, may takalan tayo bawat manok. Dapat maubos nila yon. So, ang manok mo, pag pinakain mo, may natira pa. So, huwag mo hayaan na yun mga idol na nandyan na istak lang. Kung tapos na kumaya ang manok mo, dapat alisin mo na yon, no? Kasi yon is napapanis kasi yon. Kung makain mo ng manok natin yon, ipanis na, sasakit ang tiyan, no? Magiging impatsyo. No? Parang tayo lang mga idol, no? Tayong tao, kakain tayo ng panis, di ba? Kasama ang pakiramdam natin. Ganun din ang alaga natin. Dapat, bawat pagkain natin, laging fresh yung pagkain nila, no? Lagi natin pag di siya nag-ubos, alisin mo na agad. O kung may inahin ka dyan nga nakagala, bigay mo na lang, no? Huwag mo na hayaan dyan nga na-stack. So, kung pagpakain ka ulit mga idol, ibis na yung takalan may puno, bawasan mo ng konti. No? Bawasan mo ng konti. Kasi di niya naubos, di ba? Bawasan mo ng konti. Pakainin mo siya ulit. Yun mga idol. Hindi pa rin siya nakaubos ng pagkain. So, magbabawas ka na naman. Bawasan mo ulit idol pagpakain ka ulit. Yung, siguro yung takalan mo, kagawin mo ng kalahati. So, kalahati na lang yung takalan na ibigay mo dapat sa manok. Ay, idol, pag hindi naman naubos yun, may problema na talaga manok mo dyan. Ha? Doon na natin papasok ko itong ang sinasabi ko sa inyong tips. Kung bakit hindi nakaubos ng pagkain yung alaga, walang gana kumain, no? Ayun mga idol, hindi na kukuha ng manok, sample, no? Kasi masilang talaga kay Lolo, no? Baka mabigyan na naman ako ng isang strike na napakahirap. Ayaw ko na maulit kasi yon yung mga strike ko nung araw. Sana sana maintindihan nyo po itong i-explain ko na lang sa inyo, no? Yun. Mga idol, yung manok nyo, yung tuka, no? Yung dila nila na manok natin, may dila yan. Parang tao, tayo may dila nga, tayo sa bunga nga. So yung manok naman natin, tuka, may dila yon. Yung dulo nun idol, ang tawag dun sa amin is tipita, no? Kasi yung pag ang manok natin idol may tipita, talagang hindi nakakaubos ng pagkain yan dahil masakit sa dila yan, no? Kahit sino naman sa atin nga tayong tao nga, kung masakit ang dila natin o may singaw tayo, di ba wala tayong wala natin ganang kumain dahil masakit. So, pilit lang tayong kumain dahil gutom tayo. Pero hindi tayo magpakabusog dahil nga masakit ang dila natin. Ganun din ang ating alagang mga manok idol. Dapat lagi silang busog para healthy sila lagi. No? Dapat lagi silang busog itong manok para tumaba sila. Ngayon,
kung may tipit ang ating alagang manok, siyempre, wala silang ganang kumain, no? Yung kanilang dila ay masakit. So, dapat natin mga idol tanggalin 'yon, no? Paano nga ba natin tanggalin 'yon? Napakahirap din kasi tanggalin ng idol dahil madalas, no? Gagamit tayo idol ng abo, oh. Kaya meron kayong dapog, 'di ba? Abo. Yung mga abo ng kahoy, no? Gamitan nyo nun. Sa English pa, slash. No? Slash kung sa English pa. Yun ang ating gagamitin para makuha natin yung tipitan na yun. Dahil matigas kasi yun nga madulas. No? Yun yung ano, para siyang plastic. No? Plastic sa kanilang dila. Yun yung tipita. No? Kaya walang ganang kumain ng manok mo dahil dun. No, mga idol? Sana to mga edukatokano, sana makapagbigay ito ng aral sa mga lahat na bagong nagmamanok, no? Sa bagong nagmamanok, kung maka-encounter kayo ng ganitong manok na binlog ko ngayon, tingnan nyo na agad yung dila nila, baka may titita yan, no? Tingnan nyo na agad, tapos tanggalin nyo na agad para yung lakas nila sa pagkain bumalik na. No? Kailangan kasi talaga ng rider yung ano eh. Kailangan sa manok natin laging busog. No, para healthy sila lagi at doon natin makikita yung kanilang mahawakan, yung kanilang talagang katawan is malapad, bilog. No? Yun mga idol. Hanggang dito na lang mga idol sa aking pagbablog, no? Maraming salamat sa inyo sa inyong suporta. Suportan niyo sa akin channel, no? Maraming salamat.